walang makahahadlang, walang maiiwan, sama-samang lilipad, kamti na ang pangarap. Sa hamong kinakaharap, patuloy na aangat, edukasyon para sa lahat, sulong edukalidad. Radyo Eskwela, sumasahim papawid. Magandang araw sa maginigilaw kong mag-aaral sa ikawalong baita. Ako po ang iyong lingkod, Ginoong Jerome E. Cordova, mula sa ngayon ng Sambuang Radyo. Nagagalak at nisiyahan akong ihatid sa inyo ang mga aralin sa pamamagitan ng ating paaralang panghimpapawid. Ang programang ito ay isang alternatibong paraan na ginamit ng kagawaran upang patuloy na maihatid ang serbisyong pang-edukasyon para sa lahat sa gitna ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Bilang bahagi ng tinatawag nating new normal, dapat natin itong yakapin ng may tapang at ngiti sa mga labi. Kaya't halina, ihanda ang sarili, makinig at matuto. Kumusta kayo mga bata? Pinapaalalahanan ang lahat na manatiling ligtas sa inyong mga tahanan. Palagi ang manghugas sa inyong mga kamay, magsuot ng face mask at manatilihin ang social distancing para maiwasan ang COVID-19. Para sa pagsisimula, inaniyahan ang lahat na kunin ang iyong module sa araling panlipunan. At tayo ay maglakbay upang tuklasin ang mga mahalagang pangyayaring naganap sa pagsibol ng nasyonalismo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Magandang umaga mga mag-aral. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Baitang 8. Ngayong araw, ating tatalakayin ang ikatlong aralin sa ikatlong markahan. Pagsibol ng nasyonalismo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mga layunin. Una, matutukoy ang mga pinuno at kanilang nagawa para sa pag-uspong ng nasyonalismo sa kanilang bansa. Pangalawa, masusuri ang mga mahahalagang pangyayari na naka-impluwensya sa pag-unlad ng nasyonalismo sa mga bansang dating sakop. Pangatlo, mabibigyang halaga ang diwa ng nasyonalismo sa pagtataguyod ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng tao. Ngayon ay kumuha kayo ng panulat at papel. Magbalik-aral tayo. Buksan na yung module sa pahina 3 at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Bibigyan lamang kayo ng 30 segundo upang sagutan ang mga tanong. Isulat ang mga sagot sa papel. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pambungad na gawain. Buksan ang module sa pahina 4 at sagutin ang gawain pangalawa, picture analysis. Mga mag-aral, handa na ba kayo? Tingnan at unawaing mabuti ang mga larawan sa bawat bilang. Tukuyin ang bawat larawan kung ano ang nais ay pahayag nito. Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo upang sagutan ang mga tanong. Isulat ang mga sagot sa papel. Magaling mga bata! Handa na ba kayo sa ating aralin mga mag-aral? Handa na kayo, ating isimulan ang ating pagtuklas at paglalakbay sa 19 na siglo ng ating kasaysayan. Ano ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay pagmamahal sa bansa na nakaugat sa kamalayan ng isang lahi na sila ay nagbubuklod ng isang wika, kasaysayan, kultura at relihiyon. Nagiging masama ito kung gagawing batayan ng militarismo sa pagsakop ng isang bansa. Isang proseso ang paglinang at pagunlad ng nasyonalismo. Hindi maaaring biglaan.
Kailangan itong madama at paghihirapan ng mga tao upang matutuhan nilang mahalin ang kanilang bansa. Sa iba, ang kahulugan nito ay damdamin ng pagiging matapat at mapagmahal sa bansa. Sa iba, ito ay pagsasakripisyo pati ng buhay. Kakambalang nasyonalismo ang kawalan ng kasiyahan ng mamamayan, hangad ng mga tao na may ipagmamalaki sila bilang isang bansa. Habang tumitindi ang kanilang paghahangad, higit nilang nararamdaman ang pagiging makabayan. Dumaraan ang lahat ng bansa sa iba-ibang pamamaraan kung paano nadama ng mga tao ang pagiging makabayan. Habang ipinaglaban nila ang kanilang bansa, may mga pangyayari na kung minsan ay nagpapasidhi ng kanilang damdamin na umahantong sa digmaan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Soviet Union. Ang Soviet Union o Russia, pinakamalaking bansa sa daigdig. Isa itong malawak na lupain na sumakop sa dalawang lupalop ng Asia at Europe. Halos doble ang laki nito sa Estados Unidos. Noong 1988, ipinalaganap ni Vladimir I sa Russia ang Kristiyanong Griego o Orthodox, kaya tinawag siyang Vladimir the Saint. Ikalabing tatlo na siglo, dumating ang mga Tartar o Mongol mula sa Asia at sinakop ang mga mamamayan ng Russia ng mahigit 200 taon. Nag-iwan ng mga bakas ng pananalita, pananamit at kagali ang Ruso ang nasabing panahon ng pananakop. Naging tagapagligtas ng Russia, tumalo at nakapagpabagsak sa paghimok ni Lenin sa mga kapwa Ruso na pamunuan ng mamayan ang bansa matapos ang mapatalasik ang Tsar. Ito ay naipanata ilang taon matapos ang nasabing pangyayari. Sa puntong ito, himagsikang Ruso. Isa sa mga himagsikang nakagimbala sa daigdig ang rebolusyon ng mga Ruso na naganap noong unang bahagi na 20th na siglo. Bago nagkaroon ng himagsikan, ang Russia ang pinakamalaking burokrasya sa mundo. Kontrolado ito ng mga maharlika at pulisya. Magsasakang nakatali sa lupa ang 4-5 Ruso. Walang karapatan at laging nakabaon sa utang. Maging industriya sa ilalim ng Tsar. Hikayat sa mga manggagawa ang pagtatayo ng mga paggawaan upang pumunta sa mga bayan at lungsod. Dito sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Dahil sa paghigpit ng pulisya, lumikas ang mga intelektual na Ruso patungo sa kanlurang Europe at doon nila nakatagpo ang mga disipulo ni Karl Marx at Friedrich Engels. Nagtatag ang mga ito ng dalawang partido. Nagkaroon ng alitan ang pinakamasugid na tauhan na sina Joseph Stalin at Leon Trotsky tungkol sa kahalili ni Lenin at kung aling alituntunin ang dapat sundin ng Russia. Si Trotsky ang may paniniwalang dapat ikalat agad ang komunismo sa pamamagitan ng rebolusyong pandaigdig. Samantala, ayon naman kay Stalin, hindi ito napapanahon dahil mahina pa ang Russia. Nagtagumpay si Stalin at napilitang tumakas si Trotsky. Nanirahan siya sa Mexico at doon namatay noong 1940. Pinasimulan ang October Revolution ng mga komunistang Soviet. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang mga Ruso, nagapi ang mga Tsar at nagwakas ang aristokrasya sa bansa. Napalitan ito ng diktadorya ng Partido Komunista. Noong unang digmaang pandaigdig, sumanib ang bansa sa aliado. Noong 1923, naging Soviet Union ang pangalan ng bansa.
Namatay si Lenin at naghari si Stalin. Sa bahaging ito naman, tatalakay natin ang nasyonalismo sa Latin America. Pagkatapos ng United States, ang kanilang kalayaan sa Great Britain, nag-alsa ang mga lalawigan sa Latin America laban sa Spain. Nagkabuklod-buklod sila sa kanilang pagkamunghi sa autokrasyang Espanyol, katiwalian sa pamahalaan, walang kalayaang magpahayag ng mga batas na naghihigpit sa pangalakal. Nakatulong ang geografiya ng Latin America sa pagpapaliwanag kung bakit ito umunlad bilang hiwa-hiwalay na bansa. Inihihiwalay ang Chile sa hanin ng bundok Andes at ng desyerto ng Atacama. Nakalubog ang Paraguay sa malalim na gubat. Nahati ang mga talampas at bulkan ng Bolivia mula kanluran. Nahihiwalay sa isa't isa ang Colombia, Venezuela at Ecuador na mga bahagi ng bundok Andes. Sa puntong ito naman, tatalakay natin ang mga Creole. Tinatawag ng mga Creole ang mga ipinanganak sa bagong daigdig na may lahing Europeo. Minamaliit ang mga bansang Latin America na Creole. Ang populasyon tulad ng Argentina na may populasyong Indian at iba-ibang lahi. Sa magkahalong populasyon, kasama ang mga Mestizo o Espanyol at Indian, Zambo, Indian ay ibang lahi, at Mulato, puti at ibang lahi. Ang pagkakaiba sa wika ang nagbigay ng kakaibang katangian sa mga bansang Latin America. Halos lahat ng Latin Americano ay nagsasalita ng Espanyol. Ngunit ang mga taga-Brazil ay nagsasalita ng Portuguese. Ang mga taga-Haiti ay nagsasalita ng Pranses. At maraming Indian ang nagsasalita ng kanilang katutubong wika. Ngayon naman, tatalakay natin si Bolivar ang tagapagpalaya. Isang Creole na nagngalang Simon Bolivar ang nagnais na palayain ang South America laban sa mananakop. Siya ay si Simon Bolivar. Ang pagnanais na ito ay pagpapatuloy lamang sa mga nasimulan ni Francisco de Meran, isang Venezuelan. Ang huli ay nag-aalsa laban sa mga Espanyol noong 1811. Ngunit, hindi siya nagtagumpay na matamo ang kalayaan ng Venezuela mula sa Spain. Ang tagumpay niya ay humantong sa pagtatatag ng Great Colombia, ang buong hilagang pampang ng South America. Tinawag siyang tagapagpalaya o liberator at pagkatapos naging Spanyol. 5 taon ang nakalipas, inalo ng kanyang general si Antonio José Sucre ang mga Espanyol sa labanan ng Ayacucho sa Peruvian Andes. Kung si Bolivar ang naging bayani sa South America, si José de San Martín naman ang sumunod sa pagtataboy sa mga Espanyol sa Argentina. Namuno si San Martín sa kanyang grupo sa Andes. Tumulong ito sa liberasyon ng Chile, gayon din sa Peru. Mayroon din siyang general na tulad ni Bernard O'Higgins, isang Chileno. Naging malungkot ang mga huling taon ng buhay ni Bolivar. Maraming tao ang nanghinala na nais niyang maging diktador. Hinalak naman ang iba na patayin siya. Nasira ang kanyang pangarap na magtayo ng isang nagkakaisang South America nang mahati ito sa 3 republika. Ang Venezuela, Colombia at Ecuador. Para sa karagdagang kaalaman, tatalakayin natin ang demokrasya at nasyonalismo sa Latin America. Maraming pinuno ang Latin America na gumawa ng mga hakbang sa pagpapaunlad ng demokrasya na sinalungat naman ng mga diktador. Halimbawa, si Niva Davia, isang pinuno sa Argentina mula noong 1820 hanggang 1827. Siya ang nagtaguyod ng edukasyon
ay sikap na matamo ang karapatang bumuto para sa lahat at gumawa ng paraan upang magkaroon ng makatarungang sistemang legal. Nawala ng saysay ang mga ito dahil sa pananakot, paghihirap, katiwalian at mga pagpatay na isinagawa ni Juan Manuel de Rosas, ang sumunod na namahala sa Argentina hanggang 1852. Binuo ang mga lahing puti na mga mangangalakal na Arab, mga Asyano at mga Europeo. Lumikha ang pakikisalamuha ng kulturang masalimuot. Samantala ang puting minorya o dalawang bahagda ng populasyon ang nakakaraming lahing itim na may 18 bahagda ng populasyon naman ay naghihirap. Inaghati-hatian ang kontinente at binalangkas sa ekonomiya. Ayon sa kanilang sariling kapakanan, tayo sila ng mga daang bakal at industriya upang mapangalagaan ang kanilang kapangyarihan. Ang pagkakaiba ng mga kultura ng mananako ang naging dahilan ng magkakaibang pag-unlad. Bago nagsimula ang 1914, tatlo lamang ang malalayang bansa sa Africa: Ethiopia, Liberia at Republic of South Africa. Sinasabing nagsimula ang una sa pamamahala ng Haring Solomon at ng Reyna ng Sheba. Tinatag ang ikalawa noong 1810 sa tulong ng Amerika at ipinangalan kay Pangulong James Monroe ng United States ang kabisira ng Monrovia. Naging kasapi ng British Commonwealth of Nations ay ikatlo noong 1910. Lumaghanap ang nasyonalismo, pagkaraan ay ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming bansa ang naging malaya ng walang karahasan. May mga bansang dumanak ng dugo bago nakamtan ang kalayaan tulad ng Congo at Algeria. Ang Rhodesia at New Zealand ang naging Zimbabwe at Malawi. Lumayang Angola, Mozambique at Guinea-Bissau noong 1975. May natunan ba kayo mga mag-aral? Magaling! Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang iyong mga sarili. At doon nagtatapos ang ating aralin ngayong umaga tungkol sa pagsibol ng nasyonalismo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Sa iyong palagay, dapat bang parangalan ang mga bansang lumaban para sa kanilang kalayaan? Bakit? Napakahusay! Salamat sa pagbahagi ng iyong opinion. Ngayon ay susubukin natin ang iyong pag-unawa tungkol sa paksa. Suriin. Buksan ang iyong module sa pahina 8. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong sa sagutang papel. Unang tanong, paano nakaapekto ang rebolusyong intelektual sa pagsibol ng damdaming nasyonalismo? Uulitin ko, paano nakaapekto ang rebolusyong intelektual sa pagsibol ng damdaming nasyonalismo? Pangalawang tanong, ano ang ginampanan ng mga kaisipang radikal sa rebolusyong Ruso? Uulitin ko, ano ang ginampanan ng mga kaisipang radikal sa rebolusyong Ruso? Pangatlong tanong, paano nakatulong ang wikang Latin at relihiyong Katolisismo sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa Latin America? Uulitin ko, paano nakatulong ang wikang Latin at relihiyong Katolisismo sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa Latin America? Pang-apat na tanong, batay sa karanasan ng mga bansa sa iba-ibang bahagi ng daigdig, kailan nadarama ang nasyonalismo? Uulitin ko, batay sa karanasan ng mga bansa sa iba-ibang bahagi ng daigdig, kailan nadarama ang nasyonalismo? Panghuli at panglimang tanong, ikaw, paano mo na ipapakita ang iyong pagkamakabayan? Magbigay ng halimbawa. Uulitin ko, ikaw, paano mo na ipapakita ang iyong pagkamakabayan? Magbigay ng halimbawa. Bibigyan lamang kayo ng 2 minuto para sagutin ang bawat tanong.
Napakahusay at madali mong nasagutan ang mga tanong. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng iyong mga sarili. Ngayon naman ay atin pang pagyamanin ang iyong kaalaman tungkol sa paksa sa pamamagitan ng pag-alala ng mga mahalagang detalye sa paksa. Pagyamanin. Pamagatan natin ang gawain ito ng maalaala mo kaya. Buksan ang iyong module sa pahina siyam. Tukuyin ang mga konsepto, personalidad, o mga pangyayaring hinihingi sa bawat bilang. Ang initial letter ay ibinigay bilang gabay. Sulat ang iyong sagot, sagutang papel. Ibigyan ko lamang ng 5 minuto para gawin ang gawain ito. Tapos na ba ang lahat? Mahusay! Para sa isa pang gawain, sa parihong pahina ay ipagpatuloy gawin ang gawain pinamagatang Wall of Fame. Gawin ito sa sagutang papel. Magaling mga bata! Ako ay nagagalak sa ipinakita inyong pagpamalas sa inyong interes sa ating leksyon ngayong araw. Para sa huling pagtataya, buksan ang iyong module sa pahina 10 at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Tapos na ba mga bata? Mahusay! Kaming mga guro ay nagagalak sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga aralin at sa interes na iyong ipinapakita sa bawat araw. Isang tabi muna ninyo ang iyong mga module at mga sagutang papel. At ito ay mamarkahan ng iyong guro sa araling palipunan pagkatapos itong maisa uli. Naway nag-enjoy kayo sa ating aralin ngayong araw at mas nanawaan pang lalo ang kalayaan ng ating tinatamasa ngayon. Hanggang sa muli mga mag-aaral, o ang iyong guro, Ginoong Jerome Cordova. Salamat mga bata at patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Sulong edukalidad. Dahil isinusulong natin ang education for all para walang isang matitira sa pag-abot ng kanilang pangarap. Paalala sa lahat, huwag nating kalimutang ipasa ang ating module at activity notebook sa nakalang schedule ng pagsauli nito. Congratulations! Tapos na po tayo sa ating leksyon ngayong araw. Para mas maunawaang mabuti ang paksa natin ngayong araw, hinihikayat namin kayo na basahin ang iyong module sa iyong bakanting oras at huwag kalimutang sagutan ang mga activity worksheets na nakapaskil sa iyong module. Para sa iyong mga katanungan, paglilinaw at reaksyon, maaari kayong mag-text o tumawag sa iyong guro sa araling palipunan sa mga contact details na naka-attach sa inyong feedback form. Hanggang sa muli nating paglalakbay, magandang araw at hiluminawa ng ating buong may kapal ang ating mundo. Mag-ingat tayong lahat.